Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa receivable financing. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa discounting of notes. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Ang sabi dito, discounting of notes is a sale of the note to a third party, usually a bank. The sale is usually on a with recourse basis, which means that upon the default of the debtor, the seller of the note becomes liable for its maturity value. Pero bago natin laliman or pag-usapan itong kanyang textbook definition, ibigay lang muna natin yung kwento, yung overview, ano ba ang nangyayari kung sakaling meron na ngang notes receivable discounting. At bakit yung sale ng note ay tinawag na discounting? Okay? Simulan na natin yung kwento. Ang ibig sabihin, normally, meron nga ang customer na hindi pabayad. Therefore, siya yung debtor. Kasi bumili nga siya ng merchandise. Nga lang, hindi sapat yung boka-boka or yung invoice. Hindi daw pwedeng account sa receivable lang. Isinulat nila yon at nagkaroon na nga ng note. Okay? Promissory note. Okay? Therefore, dahil may na-create na something na dokumento, itong customer ay maaaring matawag na ano? Na maker. Maker of the note. Na basically, mayroong intended payee yun yung babayaran. Kaya itong customer, ang tawag sa kanya ay payee. Na basically, dun sa kanilang usapan, nahin ngayon ay note, may interest yan. Okay? Merong date yun at later on, paglipas ng panahon sa date of maturity, lahat, tsaka makukolekta ni company, lahat-lahat kay customer. Pero may pagkakataon kasi na nangailangan bigla ng pera si company. Ito, si company. Hindi na daw niya maiintay hanggang dulo yung notes. Therefore, anong ginawa niya? Nakipag-usap siya in between of the term of the note na sa third party, which is usually a bank. In a sense na, yung note na hawak-hawak niya, binenta niya nga doon. Okay? Pero paanong paraan mangyayari yung bentahan? Dahil merong dokumento, yun ang promissory note, pinipermahan yun, okay, ni company, tapos sinasabi niya na sa halip na ako ang babayaran ng customer, ng maker, ikaw na lang. Sa madaling salita, ini-endorse ni company yung note dun kay bank. Meron pong tinatawag na endorsement dito. Hindi ito yung tipong parang artista na may daladalang produkto at nagpo-promote at ang sabi, bili na. Hindi po yung ganun. When we say endorsement, yun yung sitwasyon na merong note, sinasabi mo na, okay, ipapasa ko na sa'yo ang corona. Hindi po yun. Okay, ipapasa ko na sa'yo. Sa'yo na magbabayad ngayon si Miguel. Therefore, ikaw company, maaari ka na rin tawagin na endorser. Kasi nga, yung rights ay ibinibigay mo na dun kay third party, which is usually a bank, kaya ang tawag sa kanya ay endorsee. In a sense na yung interest, hindi mo na matatanggap ng buo. Kasi kukuha ng bahagi din dun, okay? Sino? Si bank. Kasi nga, yung hindi mo naman inintay hanggang dulo. Yun daw mula dito hanggang doon sa date of discounting, yung date of sale, hindi na sa'yo mapapapunta lahat ng kipitain doon. Dahil hindi mo nga nahintay yung buong buhay ng note. But rather, kukunin na yun nino ni banko. Therefore, itong part na to, okay, yung interest para dyan ay kanina na, kay banko na nga, ibabawas sa'yo. Hindi mo na makukuha ng buo. Kaya nga, again and again, ang pinupoint out ko lang dito, pinupoint po natin dito, kaya discounting yung term. Kasi nga, mayroong ibinawas na dun sanang makukuha mo. Okay? Yun yung sale of note, may binabawas, mayroong dinidiscount. Okay? That is from the date of discounting hanggang dun sa date of maturity. Okay? Going back, bakit po natin siya binabanggit? Para mas ma-highlight pa natin itong textbook definition. Na ang sabi kasi daw dito, okay, it is a sale of a note. Kasi di ba, dapat ikaw yung makakatanggap, binenta mo nga sa kanila, in-endorse mo, it is a sale of the note to a third party. Okay? Nga lang, yung bentahan daw na yun, usually ay tinatawag na with recourse. Anong ibig sabihin ng with recourse? Merong habol. Kasi yung without recourse, wala nang habol, wala nang pananagutan. Ang ibig sabihin ng with recourse, again, dinify na rin po dito, kung sakaling hindi magbayad yung debtor, okay, ito po yung debtor, yung nagbenta, which is tayo, yung nagbenta ng notes, ay secondarily liable
dito kay Indorsi pagdating ng maturity value. So again, kung hindi daw makabayad si dito, sinong sasagot tayo? That is normally the case. Bakit? Okay, kasi nga, okay, may dokumento kasi makikita kung sino yung paghahabulan. Tsaka the moment na in-endorse mo nga kasi, okay, parang ginagaranti mo. Okay, sinasabi mo na, okay to, ini-endorse mo eh. Yan nga ang essence ng endorsement, di ba? Kahit sa artista, sinasabi mo na, okay to. The fact na sinasabi mo, ini-endorse mo siya, okay, napapayag ngayon itong bangko. Kaya kung halimbawa, mali rin pala ang endorsement mo, maaari kang habulin. That is the general rule with recourse. Na basically, notification basis din naman. Kasi natural, kailin na ito magbabayad si customer, malamang doon sa bangko. So hindi may pwede na hindi niya alam. So again, this is notification yun. Pero normally, with recourse, kasi nga in-endorse mo. Something like that. Pero syempre, okay, that is the general rule. Kung sakaling ang usapan nila without recourse, yung tipong pagbenta ko sa iyo ng note, pag diniscount mo, wala na akong pananagutan, pwede rin bang maging without recourse? The answer is yes. Kasi at the end of the day, kontrata pa din yan. Yung will pa din ng contracting parties yung dapat masunod. So kung gusto nilang without recourse, therefore so be it. At sinasabi lang po dito, okay, kung sakali na hindi sinabi ng problem, the general assumption is the transaction of discounting is what? With recourse. Okay? If you understand that simple concept, yung process ng paglipat-lipat, okay, kung kanina yung discounting, madali na actually lahat ng kasunod. Kahit yung paggawa ng journal entry mamaya, lahat ng yan ay nakakonekta dito. Kaya po natin kinikwento muna. At kahit itong solution, okay, yung way of computation, lahat ng yan nakadepende lang din kung ano naman talaga yung nangyayari, yung transaction ng discounting. Okay, ang ibig sabihin ay ganito. In order to make entries, okay, in this particular topic, okay, meron yung step-by-step process na parang may formula pa nga. Okay, gawin na natin at mamaya i-relate natin doon sa kwento para i-co-connect natin. Ang kailangan mong unang isolve, sabi dito sa formula, is itong tinatawag na net proceeds. By the way, anong ibig sabihin ng terminology na proceeds? Okay? Pag tinagalog mo yan, that is kwarta. Okay? Other word, money, ano? So, kwartang natanggap. Okay? Kasi natural, nagbebenta ka kasi ng note, malamang meron kang kwarta or perang matatanggap. Yun yung terminology na proceeds. Sandaan mo na ngayon pa lang. Pag nabasa mo yung salitang proceeds, pera yan. Okay? Bakit naka-net? Bakit may word na net? Natural. Kasi hindi naman lahat sana nang makukolekta mo sa date of maturity ay makukuha mo. But rather, merong kinaltas sa'yo. The moment na merong kinaltas, pwedeng gamitin yung salitang net. Kaya therefore pala, yung formula ng net proceeds, yun yung difference ng maturity value at ng discount. By the way, what does it mean by maturity value? Di pa supposedly ang usapan ninyo, ikaw hanggang dulo, sa'yo daw siya magbabayad. Okay, tipong iintayin hanggang katapusan. Therefore, yung value mula nung simula, nung date na ipinanganak yung note, hanggang dun sa matapos, ang tawag dun, maturity value. Na basically, dalawa ang magiging component nun. Ano yun? Yung original na utang at yung magiging anak nun, yung interest. Kasi normally, ang note ay merong interest. Yeah? That is a general rule. Okay nga lang, okay? Inabutan mo pa ba yung maturity value? Di ba? Hindi na. Kasi nga, binenta mo na kay banko in between. Okay, therefore, meron siyang kinuhang bahagi dito. Tsaka ang isa pa, hindi na naman ikaw ang maghihintay dyan. But rather, iba na ang makikinabang. Okay, therefore, itong panahon na to, hanggang dulo, hindi na dapat sa'yo, but rather, kay bangko na. Okay? Kukunin yung amount na yan, ang tawag doon ay discount. Okay, again, ang net proceeds, yung totoong natanggap mo. Yung dapat sana at yung hindi mo na makukuha dahil binenta mo nga in between. That is the discount, okay? Na basically, itong formula number one, hindi mo naman masasagot yan nang walang value itong dalawa. That's why we have to solve for them first. Therefore, pupunta ka muna doon sa equation number two, yung solution to compute for the maturity value. Okay, again, yun yung matatanggap mo hanggang dulo. Meron pong formula yun. The principal in the interest na nga yung binabanggit kanina. Okay, na basically itong principle, madali pong isolve yan, kasi natural yan yung original ninyong usapan. Pero ang punto, ano itong interest? Yung anak nun. Na basically, meron na rin siyang formula, yun lang ang principle times rate times time. Okay, anong time ang gagamitin natin dito? Ang sagot, maturity daw. So meaning, magkano ba sana yung hanggang dulo? Okay, parang ganun. Yung hindi mo tinapos, magkano sana?
Okay, therefore, pag sinabing time dito sa formula, since ang sinosolve ay maturity value, kukwentahin mo mula dun sa date of the note hanggang dun hanggang dulo, hanggang sa date of maturity. Okay, therefore, pag inad mo siya doon, masosolve na natin yung maturity value, yung supposedly sanang makukuha mo. Pero hindi nga nangyari yun kasi nga mayroong discount. Na basically, saan kukunin yung discount? Natural, dun sa sanang matatanggap mo. That is why the base is not principal but rather maturity value. Actually, same lang din naman yung concept ng formula niyan eh. Nung interest, tsaka discount, same lang. Principal times rate times time. Nga lang yung principal na bago at naging maturity value. Bakit? Kasi doon siya makikishare eh. Doon sa sanang makukuha mo. Maturity value. Multiply by what? The discount rate. Ano yung discount rate? Di ba may rate din dito? Itong rate kasi na to, ito yung original ninyong usapan. Let's say, nung nakako sabi 12%. So therefore, that is the rate. Ngayon, pagpunta mo kay bangko, ibang tao na yung kausap mo. Hindi naman kayong original. Hindi na naman ito ang kausap mo eh, but rather bago na. Therefore, sasabihin ni bangko, okay, magcha-charge din kami ng interest sa'yo. Yung gusto namin sanang interest mula dito hanggang doon. Yun yung tinatawag na discount rate. Bakit ginagawa ni bangko na iniiba pa nila? Okay, bakit kung halimbawa, usapan ngayon 12%, sabihin ni bangko, let's say 15% ang ating rate na gagamitin sa discounting, yung kukunin namin na interest. Answer is because, syempre, itong si bangko negosyo din naman yan, okay? Na basically, kumikita sila sa pagpapautang at sa mga ganitong klase ng sitwasyon yung nagbebenta ng receivable. Lalo-lalo na kung legit din naman or mabigatin din naman yung notes, di ba? Let's say, may receivable ka kayo sa Miguel, kay Jollibee, mga ganitong bagay. Talagang alam din naman ni bangko na makakolekta rin. So, ang punto, okay, napayag sila kasi alam din lang kikita sila. In a sense na sila ang maghihintay nito dahil por kanila yung interest nun. At ang isa pa, may pwede lang baguhin yung rate kasi nga bagong usap yan. So nagkakaroon halimbawa ng spread. At ibig kong sabihin, let's say 12%, okay, kasi sabihin ni bangko, 15% yung sa amin. At pumayag ka dahil kailangan mo rin. At saka ang isa pa, kailangan nilang kumita. Kaya dahil por may spread, merong add-on. Parang ganun. So again and again, itong discount rate ay ano to? Yan yung rate na usapan ninyong dalawa nung time of discounting, nung date of discounting. And same goes to, may time pa din dun. Pero yung time, ang gagamitin na natin ay discount time. Bakit? Kasi nga, yun yung panahon na si bangko na ang may-ari ng note. Therefore, yung panahon na yun ang kailangan mong kwentahin para malaman mo yung discount na para sa kanya. Dahil dun lang din naman siya nagsimula. Kaya dito, discount time, that is the time from the date of discounting up to the date of maturity. Okay? When you solve for the discount, therefore, masosolve na din natin yung net proceeds kasi lahat ng value ay nando naman. So again, ano po ang objective? Bakit natin ito kinikwenta? Itong formula 1 to 4, the answer is very simple. Nagbebenta ka ng note. So therefore, kailangan mo malaman kung magkano din naman yung matatanggap mo. Okay? Kaya may term na discounting, binabalik ko lang po. Okay? Kasi pagbebenta mo, kumukuha din sila ng share nila. Okay? Kaya discounting po yun. Okay? Ngayon, the fact na nagbebenta ka ng note, meron din bang, nakatanggap ka ng pera, kasi nga nagbebenta ka ng note, malamang nawala yun sa'yo. Ang tanong naman kasunod, magkano yung value ng note na ibenta mo, yung nawala sa'yo? Kasi nga, okay, may natanggap ka, may nawala. Kailangan ding malaman yun kung magkano yung note na ginigive up mo. Kasi, meron pong transaction dito na sale, the recognition of asset. When there is a recognition of asset, may account title na bagong lalabas, yung tinatawag na gain or loss. Kasi nagbebenta eh, di ba? Okay, therefore, we have to do that. Yung credit side, kasi debit cash, ano yung mga credits? Okay, at ibig kong sabihin, itutuloy natin para kwentahin magkano yung value ng note na pinakawalan mo. And that is the carrying amount. The carrying amount, basically, is the principal plus accrued interest. Natural, yung pinakawalan mo yung pinagsimulan at lahat ng mga napakinabangan mo hanggang doon, okay? So lahat ng yan, okay? Kasi ikaw pa din naman kasi ang may pakinabang dito sa'yo yun. So i-add mo yun sa value na pinakawalan mo. That would be the accrued interest. Now, okay? Para masagutan itong carrying amount, dapat isolve din natin yung accrued interest. The fact na siya'y interest pa din, same pa rin yung formula. Principal times rate times time. Okay? Yung principal na gagamitin ay hindi yung maturity value. Bakit? Okay? Kasi nga, point of view ni Bangko dun siya kumukuha ng magiging kanya. Doon sa iniwanan mo.
Okay? Pero ito kasing ano, accrued interest na to, ang base niya ay yung pinagsimulan. Okay? Kaya ang base pa din ay principal, hindi maturity value. The rate, natural yung usapan din yung original. Di ba? Kasi nga, point of view mo yan. Magkano yung value nun nung pinakawalan mo siya. Okay? The principal and the rate. Okay? At yung time naman, syempre, mag-ilang panahon yung lumipas na magkasama kayo. Okay? That would be, the time is up to the discount time. So therefore, mula dito hanggang doon. Kasi yun naman talaga yung sa'yo. The moment na pinakawalan mo lahat ng kasunod na pakinabang, wala na nga yun sa'yo. Kasi na pa ako narugod. Okay? Ang punto natin. Okay? Pag nakwenta mo yung interest na para sa'yo, i-add mo lang doon sa principal. Therefore, yun yung iyong carrying amount. Okay? Sa madaling salita, magkano yung value na nakuha mo nung pinakawalan mo na nga yung note nung binenta mo? That is the net proceeds. At magkano yung value ng pinakawalan mo? That is the carrying amount. At sa pagkakataong yun, dahil merong nawala, automatically maaaring may lumabas na gain or loss. The recognition of asset na nga yun. Okay? That's why, sa kahuliang step, okay, we have to compare the net proceeds with the carrying amount. In a sense na kung sakaling mas mababa ang nakuha mo kaysa dun sa pinakawalan mo, yan. Therefore, what is the effect? That is a loss. Again, kung mas mababa yung net proceeds. Kasi nga, kukunti yung na pera mo, kaysa dun sa value nung note. Which is usually the case. Kaya ka nga napilitan na mag-discount din. Alam ka namang walang mawala sa'yo, eh, kung kita si Bangko, di ba? Mag-charge siya ng mas mataas na discount rate. Normally, that is the case. Pero pwede rin naman gain, but I don't think so. Most of the time, ay loss talaga yan. Loss on discounting. Okay? After you do the computation, the rest is easy. Yung pagkagawa ng journal entry. Okay, first, dun muna tayo sa simple assumption. Dun tayo sa without recourse. Ano na nga ulit yun? Yung tipong wala ka ng pananagutan matapos mong pakawalan. Okay, so wala kang balikan. Okay, without recourse. Ayan. So what will be the entry? Napakasimple. Magkakaroon ka ng cash kasi nga nagbenta ka. So debit cash. And you are going to credit what? You are going to credit the notes receivable kasi nga yun yung pinakawalan mo. Pero syempre, may value yun na dagdag. Yung pinakinabangan mo din naman. That is why meron ding credit na interest income. Automatic yan kasi nangyari yan in between. The interest income is naman we call accrued interest. Yun na nga yung computation sa taas. And more so, ito nga yung pinakawalan mo, ito yung natanggap mo. Maaaring hindi yan balance eh. May lumalabas nga na account title na loss on notes receivable discounting the transaction itself. Okay? Kung sakaling without recourse, tapos na yung entry kasi wala na namang kasunod dahil nga tapusan eh. Wala na namang habol. Okay? Pero, hindi naman yan yung general rule eh. But rather, the general rule it is with recourse. Okay? Therefore, okay, maaaring may mga mabago po dyan. Kasi nga, the general assumption is with the recourse. At yun naman yung gagawin natin. Sadyaan natin siyang pinanghuli kasi meron dito issue hanggang ngayon. Ang ibig ko sabihin, yung konsepto ng with recourse, hanggang ngayon hindi pa dinidesisyonan ng authority sa accounting. Ibig ko sabihin ay hindi pa siya straightforward. Meron pa siyang dalawang school of thought na hanggang ngayon pinagtatalunan ng mga academician at nag-iintay tayo ng desisyon. Okay, ang ibig kong sabihin, dalawa ang presentation kapag ka with recourse. Okay? Nadarating ang panahon, magiging isa lang yan kasi hindi pa pwedeng dalawa. Nga lang, ngayon na ba yung panahon na yung the answer is no. Hanggang ngayon nagtatalo pa sila kasi may kanya-kanya silang point of view na maaaring tama din naman. So, ang punto, ngayon nag-aaral pa tayo, okay? Dadating man ang panahon na isa lang ang tama doon at yung isa yung mali, okay, dahil nga nag-aaral tayo, kailangan nating malaman parehas. That's why we will present both of them, yung discounting. Yung dalawang klase ng assumption. Ano po yung dalawang scenario na yon? Una yung tinatawag na conditional sale. Okay, what does it mean by conditional sale? Anong point of view nila? Okay, totoong merong bentahan. Okay? Nga lang, the sale is conditional. What does it mean by that it is conditional? Kasi, yung bentahan na yun ay meron akong obligasyon na kung hindi nga, okay, makabayad yung primary, yung maker, ako, secondary, yung endorser, yung magbabayad. Therefore, the sale has condition. Kung hindi siya magbabayad, sasagutin ko. Pero at the end of the day, nagbenta ka pa rin. Kaya siya ay conditional sale, may condition na nga. Okay? Kung ito yung assumption, the entry will be changed. Babaguhin po natin yan.
Okay, ano papalta natin dyan? Okay? Yung sa halip ng notes sa receivable, yung ating i-credit, mababago yung account title na yan. Magkakaroon ng kalugsong na terminology na discounted. Para saan yun? Para mapakita, okay, na hindi mo pa dinede-recognize mismo yung notes receivable. But rather, dumawa ka ng bagong account title na nakadeduct sa notes receivable account. Ulitan, okay? Conditional sale, okay? Hindi pa daw tuluyan yung sale. Therefore, hindi mo pa tinatanggal yung notes receivable sa report mo. Nandyan pa rin yan pag gumawa ka ng financial statement. Nandun pa rin. But rather, ang ginawa mo, nag-create ka ng bagong account title na tinatawag na notes receivable discounted na ang normal balance ay credit. At yan ay directly dinideduct sa notes receivable. Na basically, kung yan ay iisa same yung amount niyan, na in effect, ang lalabas zero pa din. Tama ba naman talaga na zero dapat yung neto niyan sa point of view ng conditional sale? Yes, the fact na nagbenta ka na, dapat wala ka ng receivable. Nga lang, hindi mo dinediretso na dinederecognize mismo yung account title na yan kasi nga sabi mo conditional. Hey, create na lang ako ng bagong account title na pag may bumabasa ng financial statements, makikita nila, naka-disclose, okay? Na yun po ay minaminus. Di ba? Makikita na, okay? Itong notes receivable na to ay conditional. May contingent liability. Parang ganun. Okay? Pero in effect, 0-0 pa din. Okay? So again, gagawa ka ng bagong account title pero same pa din yung computation kung sakaling conditional sale para hindi mo totally ma-recognize yung account title na notes receivable. Okay? Dito naman tayo sa other side, dun sa loss. Kasi basically itong cash drive ng interest income, wala pong effect dyan. Kasi the function of time, totoo naman talaga lumipas yung panahon, talaga naman nakatanggap ka ng pera, so therefore, walang problema din sa dalawang ito. Ang problema natin, siyempre, yung notes receivable. In this case, may discounted. Ano ba yung isa? Yung loss. Pwede pa rin bang gamitin yung account title na loss on notes receivable discounting? Discounting? The answer is yes. Okay? Kasi at the end of the day, sale pa din naman ang nangyari. Di ba? Conditional sale. At kung nagbebenta ka pa, pwede ka naman talagang malugi at kumubo. Okay, kahit pa yung conditional, okay, automatically nagbenta ka pa rin daw. Kaya nga, ang gagamitin pa din natin ay loss on notes receivable discounting. Sana nauunawaan yung side ni conditional sale. Okay, what's the other point of view? Okay, this is what we call secured, okay, borrowing. Ano naman yung konsepto ng secured borrowing? Ang sabi nila, okay, hindi totoong mayroong bentahan, but rather, meron lang utangan na nangyari. Okay? Binautang daw siya ni bangko, okay? Pero may pambayad na. Ang pambayad ay yung receivable niya dun kay customer, yung notes receivable na yon. That's why it is secured. Bakit ang sabi nila, it is just a borrowing? Ay kasi ang sabi, kung totoong sale, dapat lahat ng risk and reward ay na-transfer. Dapat wala sanang secondary liability. The fact na meron nun, okay? What can we say? Totoo bang nagkaroon ng sale? Sabi ng point of view nito. The answer is no. Okay? It's just a borrowing. Nga lang it is secured. Kasi nga may collateral. Ang point pa nga nila dito, collateral yung receivable. Hindi totoong bentahan na may condition lang. Collateral daw yung utangan na merong collateral. Okay? If you understand that concept, okay, yung secured borrowing, the entry will be affected. Ang ibig kong sabihin, wala nang problema sa kasat at sa interest income. Ang problema dito is yung account title na notes receivable discounted. Hindi mo yan gagamitin. Okay? Kasi wala ka naman daw talagang pinakawalan na receivable. But rather, ang nangyari lang talaga, there is a liability. May utangan naman daw na nangyari. Therefore, you are going to debit liability on notes receivable, okay, discounting or discounted. Eh, ang punto po natin, okay, yung mga amount, hindi naman nababago yung account title lang. Sa pagkakataon ito, lalong lang humaba, nagdagdag ka ng liability on. Kasi may point din naman sila, maaaring utang naman talaga yun eh. Hindi ka naman talaga nagbenta. Okay, so yun po yung una. Kasi wala daw sale. Now, pumunta tayo dun sa debit side yung loss. Tama ba na gamitin yung loss on notes receivable discounting? Tama bang gamitin yun? Ang sabi nila, hindi rin daw. Therefore,
bakit hindi gagamit ng loss? Bakit daw hindi? Kasi wala naman niyang bentahan, utangan ang nangyari. Sabi ng point of view ng secured borrowing. Therefore, ang i-debit daw dyan, hindi loss, but rather interest expense. Okay? Bakit may interest expense? Kasi natural. Itong interest na to, okay, ay chinarge ni bangko sa'yo. O, therefore, yung charges nila, dahil may utangan, ay therefore, interest expense na nga. Ganun kasimple yung paliwanag dun. Okay, yung charges nila dun sa panahon na kukinuha nila dun sa'yo. Okay? Yan. O, nakuha po ba yung entry kung sakaling conditional sale tsaka secure borrowing? Hindi naman siya komplikado, nagpalitan lang ng mga account item. Okay? Tapusin na natin kasi may isa pang maaaring mangyari dito. Okay? Yung kasunod po na scenario. Ano yun? Dahil nga ang sabi, sa with recourse, may dalawang assumption, secondarily liable ka. Okay? Dadating yung panahon, mahuhusgahan din yan. Ang ibig kong sabihin, dadating yung panahon, magmamature din yung note. In a sense na malalaman din natin totoo bang magbabayad si Miguel or hindi. Okay, i-honor ba niya yung kanyang pangako o madi-dishonor? When we say i-honor niya, totoong babayaran niya. Pag sinabing i-dishonor, hindi niya totoong sinunod yung promissory note, therefore, ikaw ang nagbayad. Okay, doon muna tayo sa assumption na in-honor yung note. Okay? Isulat na rin natin pala yung pagkakaiba ng dalawa. So we have here, conditional sale, and we have here the secured borrowing. Okay? Kung sakaling in-honor ang note, basically, either of the two lang ang pwede mangyari, di ba? Kung in-honor niya sa conditional sale, automatically, tatanggalin mo yung account title na notes receivable discounted. Tatanggalin mo yan, di-debit mo, kasi nga ang normal balance niya ay credit, at i-credit mo rin yung account title na notes receivable. Kasi ang punto, ang sabi mo ay totoo naman pala talaga na ano, na hindi na, okay, na nawala na akong obligasyon. So therefore, maaari ko na i-credit yung notes receivable at i-debit yung create yung parang account. Sa madaling salita, in effect, in totality, may nabago ba kung sakali conditional sale? Wala, kasi secondary liable sila. Okay, tinanggal lang naman nila yung mga account na yan. At wala kang babayaran kasi nga binayaran naman nila. Doon naman sa point of view ng secured borrowing. So, ganun din. I-debit mo yung liability. Bakit? May liability ka pa ba? Binayaran na nila. Therefore, wala na. Hindi ka na secondarily liable. Therefore, you are going to debit liability on notes receivable discounting and you are going to credit notes receivable. Kasi nga, sa pagkakataong ito, totoo na wala ka ng notes receivable. By the way, nakalimutan lang natin banggitin, sa presentation, kung sakaling secured borrowing, yung notes receivable ay mananatili na nakapresent as a receivable at merong lalabas na liability dun sa liability section ng statement of financial position. Kasi nga, hindi mo naman dinirecognize, but rather, nag-create ka ng bago. Hindi ka gano'n dito sa kanina, okay, sinisiro mo, parehas silang na dun sa asset side. Okay, dito, sa secured borrowing, magkahiwalay sila. Kasi nga, yun yung treatment po, hindi mo dinirecognize, nag-create ka ng liability. Pero again, dahil nga tayo nagdinirecognize na, ng asset, nagbayad na sila, ulit. Dahil nga nagbayad na sila, anong nangyayari ito? Nawala na yung receivable mo at nawala na din yung liability mo. Again, that is the scenario, kung sakaling in-honor, same lang po yung credit. Yung debit naman ay natural kung anong ginamit mo dun. Diba? Dun sa credit ng ginawa mo. Ngayon, paano kung sakaling dishonored yung note, meaning hindi nila binayaran? So what will happen? You are going to pay them. Okay, ulit. Kung sakaling hindi po in-honor yung note, therefore what will happen? You are going to credit cash. Okay? Maaaring po dyan. Magbabayad ka sa kanila. Okay? Ngayon, nung nagbayad ka sa kanila, ano yun? Loss mo na ba siya? The answer is no. But rather, kung magkanong ibinayad mo sa kanila, including interest whatsoever, kung meron pang protest fee dyan, ano ibig sabihin ng protest fee? Okay, dahil nga, sila ang naghabol doon, sila ang naningil, ganyan, na-damage pa sila. Dahil nga, nag-endorse ka, sabi nila, ano namang endorsement yan? Pangit naman pala, or therefore may protest doon. Okay, lahat na yun siningil sa'yo. So in effect, what will happen, okay? So lahat ng ibinayad mo sa kanila,
automatically, hindi naman ikaw ang primary liable, hahabulin mo yun dun sa original na gumawa. Common sense. Sisingilin mo yung ibinayad mo dun sa kanila dahil hindi naman ikaw yung may utang. Sila pa din naman. Therefore, yung credit to cash, hindi loss ang treatment. But rather, you are going to debit accounts receivable. Okay, kahit ano pa yan. Automatically, kukolektahin mo lahat ng ibinayad mo dun kay bangko, dun kay customer mo kukolektahin ng ibinayad mo kay bangko. Yan sinasabi natin. And moreover, okay, dahil na dishonor, may notes receivable pa rin ba? The answer is, wala na rin namang receivable. Whether honored or dishonored, automatically, nawawalan ka ng notes. Wala na siyang visa yung pangako na yun. Okay? Na-damage ka pa. Balik sa ordinaryo. Accounts receivable. So, ang ibig kong sabihin, automatically, kung conditional sale, kung na-dishonor, tatanggalin mo pa rin yung notes receivable kasi wala na rin namang value yan. Dishonored na rin. At ganun din yung account title ng notes receivable discounted, tatanggalin mo na rin. At ganun din kapag ka-secured borrowing, tatanggalin mo yung notes receivable kasi wala na rin naman siyang value. Okay? Tapos, nagbayad ka na nga. Actually, di ba, binayaran mo na. Dapat wala ka na rin liability. Wala ka na secondary liability. Binayaran mo din naman. So, therefore, anong punto po natin? Okay? Whether honored or dishonored, ito pa rin naman yung entry mo. Only that, kung sakaling ano, kung sakaling dishonored, nagkakaroon ng bayaran, nag-credit ka ng cash, at yung binayad mo nga dito ay kukolektahin mo sa kanila. That's why may accounts receivable. Yun lang ang pagkakaiba. All other things, okay, the same lang, account title lang. Pero again and again, kung sakaling without recourse, may entry ba itong mga to? And the answer is wala. Kasi nga, hindi ka pa pwedeng mahabol. Wala kang contingent liability. Okay? So, tingin ko naman ay napakarami na po ng ating napag-usapan. Diba? Actually, magkakaroon pa tayo ng problem solving dyan. Particularly dito sa mga solution na ito. Abang-abangan po natin yun. Okay? So, kung sakaling meron kang natutunan, maaari mong i-like itong video lecture na ito. Pero kung gusto mo na meron pang mas matutunan, nandito pa yung iba pa naming mga discussion, maaari niyong mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.